vas a ir para parejo. Juan de la Cruz Band. Ano ang naging bansag sa kanila? Ano ang kanilang mga naging achievements? Paano nga ba sila bumagsak at muling bumangon? Yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, Kap, intro muna tayo. Ang Juan de la Cruz Band ay nabuo sa Maynila noong 1968. Itinuturing na father of Pinoy rock and roll ang bandang ito. Ang original members nito ay sina Wally Gonzalez on guitar, Sandy Tagaro on bass, Edmond Fortuno on drums, Bing Labrador on keyboards, Alex Cruz on saxophone and flute. Sila ang mga original bago pa dumating sina Pepe Smith at Mike Hanopol. Kaya Kap, noong 1970, dahil sa kanilang galing, napansin ito at sila ay tumugtog sa kauna-unahang Openfield Rock Festival ng Pinas. Ang katumbas nito ay ang Woodstock ng Amerika. At noong 1971, nakasama ng banda ang bigating Manila Symphony Orchestra. Ito ang tinaguri ang kauna-unahang collaboration ng classical music at rock music dito sa Pilipinas. At ito ay tinawag nilang rock opera. Sa unang taon pa lang nila bilang magkakabanda ay nagkaroon agad ng problema. Nagkaroon agad ng pagpapalit-palit ng mga member. Ngunit nakapag-release pa rin sila ng kanilang unang album na Up in Arms. After nito ay umalis kagad si Sandy Tagaro. Di nga nagtagal ay nabawag na ang banda. Si Wally Gonzalez bilang founder ay kinausap sina Mike Hanopol at Pepe Smith para muling buuin ang Juan de la Cruz noong 1973 bilang Power Trio and Rose to Stardom. Dito na nga sumikat ng todo ang bandang ito dahil sa galing sumulat ng kanta ni Mike Hanopol at Pepe Smith. Si Pepe Smith bilang drummer vocalist, si Mike Hanopol bilang bassist vocalist at guitarist na tinaguri ang bluesman na si Wally Gonzalez. Ang kantang pinakapumatok noon ay ang Himig Natin. Grabe ang kasikatan ng kantang iyan na halos araw-araw nasa radyo. Kaya marami itong na-impluensya ang banda dito sa Pilipinas. Maraming taon silang magkakasama hanggang 1981. Sa kasamaang palad, sila naman ay nag-disband after nilang sumali sa National Battle of the Band at umabot ng semifinals, pero natalo sila. Muli silang naging active noong 1998 hanggang 2019. Rest in peace, Pepe Smith. Siya ay namatay ng January 28, 2019. At ang bluesman naman na si Wally Gonzalez ay namatay noong July 23, 2021. Ang nabubuhay na lang sa kanila ay si Mike Hanopol na kumanta ng Laki sa Layaw. At dahil nga sa kanilang mga achievements, binigyan sila ng award ng ASAP Pinoy Band Special Lifetime Achievement noong 2017 dahil sa kanilang contribution sa OPM. Bukod pa sa tinaguruan silang Father of Pinoy Rock, sila ay tinaguruan ring Greatest Pinoy Rock Band in OPM History. Konting trivia lang Kap, kung bakit Pinoy Rock ang kanilang genre. Dahil ang tugtugan nila ay rock at ang lyrics nila ay tungkol lamang sa Pinoy. Ganun lang kasimple, Pinoy Rock. Maraming salamat sa Juan de la Cruz Band. Marami silang na-impluensyahan na banda at nabuhay ang rock and roll sa Pilipinas. Ikaw Kap, nasubukan mo na ba silang pakinggan? Comment down below mo naman Kap yung paborito mong kanta nila para masama ko rin sa aking playlist. Thank you for watching. Please like and share.